Amerika! US troops! Out now! Imperialismo! Iwasan! Umalingaw-ngaw ang tunog ng artillery fire sa Crow Valley sa Tarlac kahapon. Practice lang ito, pero ang mga tropang Amerikano ipinakita agad ang kakayahan ng makabago nitong High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS at mga M007 howitzer. Maganda at malaking tulong man sa ating mga kinakaharap na problema yung mga gamit na ipinakita sa atin ngayong araw tulad ng Osprey at HIMARS. Ang katotohanan, hindi pa ito mapapa sa atin dahil hindi pa ito pasok sa budget ng ating militar. Subic rape case noong 2005 at ngayon naman ang Olongapo murder case. Sa parehong kaso, dawit ang mga sundalong Amerikanong kalahok sa joint military exercises ng Pilipinas at ng Amerika. Jointly, Philippines-US, the last one. Philippine President Rodrigo Duterte on Wednesday said upcoming joint military exercises between the Philippines and the US will be the last for the two countries. Itong EDCA, it is an official document. But it's only signed by an aide, and si Gasmin. It does not bear the signature of the President of the Republic of the Philippines, Aquino. Walang pirma si Aquino. The Philippines will pursue an independent foreign policy. We will observe, and I must insist, I repeat, I must insist, on the time-honored principles of sovereign equality, non-interference, and commitment to peaceful settlements of disputes to best serve our people and to protect the interests of the country. Parang nabubuhay ang mga makabayang adhikay natin. Di ba ang pangre adhikay natin ay lumaya sa kontrol at dominasyon ng imperialistang Estados Unidos? Yan po ang isang adhikay natin bilang mga makabayan, bilang nagmamahal sa bayang Pilipinas. Kailangan walang nangihimasok, walang nang titikta. Gag-gag-gag-gag! Gag-gag!